may nag-cancel nga daw po sa ilang mga hotel at saka accommodation at saka mga tour ano dyan po sa Pangasinan. Kaya ang panawagan po ng probinsya ng Pangasinan ay itama po ano ang impormasyon at sabihin po na yung mga ito po ay hindi flesh eating disease, ito po ay mga regular ano kumbaga known na mga sakit sa balat po ano yung psoriasis at saka yung leprosy. At itong dalawang pasyente naman po ay kumbaga ay inaalagaan naman at isatamot ang mga kinauukulan, mga health official po dyan sa Pangasinan. Alam mo kasi ang nakakalungkot, sabi ng tourism officer, may mga nakabook sa kanila ng hanggang March. Pero dahil daw dun sa mga lumabas na balita na yon, eh medyo na, yun ako ha, medyo hindi maganda yung dating sa kanila na parabang nakakahawa. Eh hindi naman actually nakakahawa yung psoriasis at saka, okay, hindi nga lang daw talaga nagagamot ngayon. Pero nakokontrol. At sabi nila, kapag ka nga malamig ang panahon, doon talaga siya lumalabas. So nakita natin na, nung pinakita, di ba, yung lalaki, eh talagang doon nga, kumbaga ay, sabi niya, biglang kumakapal yung ano niya, no? Yung mga parang, hindi naman siya sugat, eh. Hindi parang kaliskis. Hindi ko alam kung may sugat, pero ang nakita natin parang kaliskis. Pero isa talagang sinabi rin na parang leprosy, no? Kasi ganun talaga yun. Okay, so kasama po natin ngayon sa ating segmentong pasadong Pinoy. Out of the country po, wala ko ba si Mang Solar o San Martin. Magandang araw po si Mang Solar at welcome po sa ating segmentong pasadong Pinoy. Magandang araw naman si George at magandang hapon sa lahat ng